A blessed morning to my dear schoolmates. We are more than blessed to be here in our chapel hour to once again establish our faith to God as students. Acknowledging God's presence every day is such a wonderful life, especially as we go through our studies. To start our program, let us call Brianna Basilio to lead us in the opening prayer. Our Heavenly Father, we thank you for the opportunity for having this time to be part of the chapel hour and to hear again your words this morning, which will strengthen our faith and knowledge about the truth that you want us to receive. Bless all of us students as well as our teachers and guide us in all our ways to do everything according to your will. This we ask in the mighty name of Jesus Christ, our soon and coming King. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Itaas natin ang ating kanang kamay at sabay-sabay natin bigkasin ang Panatang Makabayan. Panatang Makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi. Kinukupa ko at tinutulungan maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Sundin ko ang tunturin ng aking paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng isang mamayang makabayan. Naglilingkod, nagdarasal ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, kisikap sa bansang Pilipinas. Panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Let us put our right hand to our left chest and let's recite the mission statement. Mission statement, providing students with greater access to quality education that instills Christian values, ideals, and competencies essential to successfully meet the demands and challenges of the 21st century. Vision, a school system that upholds Christian tradition of excellence in service to God and humanity, true liberating education towards a God-fearing society. School philosophy,
This is based on Proverbs 22, verse 6. Train up a child in a way he should go, and when he is old, he shall not depart from it. And for the scripture reading, let's open our Bible in the book of Isaiah chapter 9, verse 1 through 6. Nevertheless, there will be no more gloom for those who were in distress. In the past, he humbled the land of Zebulun and the land of Naphtali. But in the future, he will honor Galilee of the nations by the way of the sea, by the Jordan. The people walking in darkness have seen a great light. On those living in the land of deep darkness, a light has dawned. You have enlarged the nation and increased their joy. They rejoice before you as people rejoice at the harvest, as warriors rejoice when dividing the plunder. For as in the day of Midian's defeat, you have shattered the yoke that burdens them, the bar across their shoulders, the rod of their oppressor, every warrior's boot used in battle, and every garment rolled in blood will be destined for burning, will be fuel for the fire. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Praise the Lord. This program will not be complete if there is no meditation of God's Word. Let us prepare ourselves in receiving the message of God that will be delivered to us by Teacher Rhea Setosta. Sa magandang araw sa lahat ng NCLCians, kami ay nalulugod dahil muli ay naging kasama namin kayo sa ating Chapel Hour. Bago sa mensahe ng salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Glory to God. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Sapagkat muli ay nagkaroon kami ng pagkakataon upang makapakinig ng iyong mga salita. Ang aming dalangin, gabayan mo kami sa araw na ito upang ang mga salitang aming mapapakinggan ay patuloy na maging gabay namin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Salamat po itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning sa inyong lahat. Ako si Teacher Rhea Setosta at ang aking dadalhing topic sa umagang ito ay ang The Humanity of Christ. Kaya ang ating Bible passage ay makikita natin sa Isaiah chapter 9, verse 6. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Ang kapanganakan ng ating Panginoon ay inihula sa banal na kasulatan sa Lumang Tipan. Siya ay ipinanganak ni Maria, katulad nga ng inihula sa banal na kasulatan. Upang siya ay ating tagapagligtas, marapat lamang na siya ay ipanganak ng isang berhen at siya ay maging ganap na tao. So alamin natin kung ano ang mga katunayan ng pagiging tao ng ating Panginoon. Una, he was given a human name. Kaya nga ang sabi sa Matthew chapter 1 verse 21, she will give birth to a son and you are to give him the name Jesus because he will save his people from their sins. At ang hulang ito ay nagkaroon din ng katuparan sa Matthew chapter 1 verse 23. Ang sabi rito sa banal na kasulatan, narito ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Ganun din ang sabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, for there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus. In this verse, Jesus is distinctly called a man. Another proof of the humanity of Christ, he had human ancestry. In Luke chapter 2 verse 7, and she Mary brought forth her firstborn son, Jesus was born of the seed and lineage of David.
Kaya ang Panginoon ay ipinanganak nagmumula sa lahi ni David. Sa Acts chapter 13 verse 23, from this man's descendants, God has brought to Israel the Savior Jesus as He promised. Another proof of the humanity of Christ, He possessed physical nature. In John chapter 1 verse 14, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Sa talatang ito, yung tinutukoy ditong the Word, sa Tagalog, ito ay ang berbo. At ang berbo ay isa sa pangalang itinawag sa ating Panginoon. And another proof, He was subject to the laws and human development. So He grew, He asked questions, He increased in wisdom, He learned obedience, He suffered, and He was tempted. So ang lahat ng mga karanasang ito ay katulad ng karanasan ng pagiging isang normal na tao. Another proof of the humanity of Christ, He was moved by the instincts of a normal human being. So katulad ng isang normal na tao, naging karanasan ng ating Panginoon na siya ay magutom, siya ay mauhaw, siya ay mapagod, at nakaramdam din siya ng galit. He possessed body, soul, and spirit. So alam natin na ang katawan, kaluluwa, at ang espiritu, ito ay bumubuo sa isang tao. Another proof, He died. So in Hebrews chapter 2 verse 9, Jesus came to earth to die, and that was the major proof of His humanity. Ngunit sa kabila ng pagiging tao ng Panginoon, makikita natin ang pagkakaiba ng ating Panginoon sa isang normal na tao. Although Christ Jesus went through the process of human experience, unlike us, He did not possess a sin nature or original sin. At the same time, He lived His life perfect and sinless. So at this point, we are going to know, why did Christ become a man? Ano ang layunin ng ating Panginoon bakit siya ay nagkatawang tao? The first reason is to reveal God to humanity. In John chapter 1 verse 18, no one has ever seen God but the one and only Son, who is Himself God and is in closest relationship with the Father, has made Him known. If you wish to know what God is like, you need go no farther than to look at Christ Jesus. We need no longer wonder what God is like. Christ Jesus shows us, because Christ is the exact image of our God the Father. The second reason Christ became a man, to die for the sins of the world. So in Matthew chapter 20 verse 28, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. His death on the cross has paid the penalty for our sins. He died in our place so that we do not have to suffer eternally for our misdeeds. In addition, in 1 Timothy chapter 1 verse 15, ang sabi ng salita ng Diyos, tapat ang pasabi at nararapat na naparito ang ating Panginoon upang iligtas ang mga makasalanan. Another reason is to sympathize with believers as the great high priest. In Hebrews chapter 2 verse 17, for this reason He had to be made like them, fully human in every way, in order that He might become a merciful and faithful high priest in service to God, and that He might make atonement for the sins of the people. So dahil ang Panginoon ay nagkatawang tao at alam niya ang mga naging karanasan ng isang normal na tao, siya ay isa sa magiging tagapamagitan natin sa ating Panginoon. Because Jesus Christ lived here upon the earth and experienced the limitations of human being, He is able to sympathize with the problems and concerns that human face. Another reason is to be an example for believers. In 1 Peter chapter 2 verse 21, to this you were called because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His steps. Jesus also came to provide an example for the believer on how to live one's life,
When a person puts his faith in Christ, he has an example to follow. Jesus lived the perfect life as the perfect man with faith in his Father. Hence, we are told to walk just as he walked. So in conclusion, God himself has solved the problem of sin by becoming a man, living a sinless life, and therefore becoming the way to God. This is the person of Jesus Christ who has become the mediator between sinful mankind and a holy God. So to end this chapel hour, I want you to join this prayer to accept Christ in our life and to experience the salvation that God has offered to us. Tanggapin natin ang Panginoon sa ating buhay. Sapagkat kapag ang Panginoon ay pinapasok natin sa ating mga puso, magiging karanasan natin ang kanyang pagliligtas at ang kanyang pagpapala sa ating mga buhay. Ama naming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa araw na ito sapagkat naging karanasan namin ang mga katotohanan sa iyong pagiging tao. Alam namin, O Diyos, na may layunin ka kung bakit ikaw ay nagkatawang tao. At ang nais mo ay tanggapin ka namin bilang aming tagapagligtas. Kaya, O Diyos, sa umagang ito, amin ka pong tinatanggap sa aming mga puso at sa aming mga buhay. Tulungan mo kami na maunawaan namin ang iyong layunin sa aming mga buhay. Tulungan mo kami na lumakad kami sa iyong mga salita. Sapagkat sa kabila ng mga suliranin, ng mga kabigatan, at ng mga kaguluhan na nagiging karanasan namin sa aming mga buhay, ay laging nariyan ka upang aming maging sandigan, upang kami ay saklolohan sa aming bawat kalagayan. Kaya ang aming dalangin, O Diyos, kahabagan mo kami, kaawaan mo kami, at tulungan mo, Panginoon, na maging bukas ang aming puso at isip sa iyong mga salita. Tulungan mo, O Diyos, na sa bawat araw, ikaw ang patuloy na mag-ingat sa bawat isa sa amin. Layo mo kami sa mga sakit at karamdaman. Layo mo kami, Panginoon, sa anumang mga gawa ng kaaway. At tulungan mo na ikaw ang patuloy na magbigay ng biyaya sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo ang aming mga sambahayan, pagpalain mo ang aming mga buhay, lalong higit ang aming mga pag-aaral. Salamat po, O Diyos. Ito ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise the Lord. Muli, isang magandang araw po sa inyong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon. Come on, here we go. 1, 2, 3, sing! Forever and ever.
Our God is glorious. God bless you all. To God be the glory.